What's up guys, ito naman tayo, si Bonak Vlog na mag-turo sa inyo ng mga tutorial. So guys, ang tutorial natin ngayon is how to use OBS to Premiere. Yan. So may mga videos na tayo dyan na gusto natin gawin Premiere. So ang una natin gagawin, sa mga hindi pa muna nakasubscribe kay Bonak Vlog sa ating YouTube channel. Guys, sa mga hindi nakakalam, ang ating YouTube channel is isang tutorial. Then, nagla-live din tayo alas 12 ng gabi, Pilipinas time. So, pwede tayong pumunta anytime. So, okay. Let's start. Guys, punta tayo sa Google. Type natin Google. OBS. Ayan, nandito tayo sa OBS. OBSproject.com. Ayan, so click natin. So may makikita tayo dito sa taas na download. Download lang natin yan. Ayan guys, so ang gagawin lang natin is punta tayo sa download. Ayan, nandito na tayo sa download. Download OBS Studio. Select your operating system. Ayan, operating system. Pili tayo dyan kung anong gawin. Pili tayo dyan kung anong gamit natin. Kung Windows ba dyan, Apple, or Linux. So Windows tayo. Ang i-download natin is... Hanapin natin. Version 26, release October 6. Wait lang. Hanapin natin. Asan dito? Click natin tong Windows. Ah, okay, okay. So... gagawin natin, sorry. Paglilink natin tong Apple, ito yung lalabas na installer niya. Paglilink natin tong Linux, ito yung lalabas na installer niya. So dito tayo sa Windows, download natin tong download installer. Click Windows, ito, click natin to. Click natin, then download installer. So, download lang natin, medyo malaki-laki siya, pero okay lang. Meron ako guys na na-download niyan. Labas tayo. Ito, andito na yung OBS ko. Ito guys, kita nyo. Ito yung OBS ko guys. Ito. Ayan, na-install na siya. So, gagawin lang natin dyan kung na-download na. Ito yung gagawin natin sample. Ayan, itong fish. Itong guys, itong gagawin natin sample. Ayan, ito yung gagawin natin sample. Para may sample tayo. Ayan. So, gagawin natin is open natin tong OBS. So, nandito na siya. Delete muna natin. Para makikita nyo. Ayan. Ayan guys. So unang gagawin natin is na-install na natin to, di ba? Na-install na natin si OBS. Ngayon, punta tayo sa YouTube channel natin. Then punta tayo sa studio. Kuhain natin yung stream key kay YouTube. Punta tayo sa YouTube studio. Ayan, medyo may na yung signal natin. Data lang. So, magpunta tayo kay YouTube Studio. Click natin yung live. Ayan. Ayan. Pag na-click natin yung live, may makikita kayo ditong ito.
stream key, copy and encoder. So ika-copy lang natin to. Wala. Ika-copy lang natin to. So don't, wag niyo ibubuksan siya na, kasi pag binuksan niyo, maka-copy nila yung ano niyo, yung stream key niyo. So na-copy ko na yan. Lagawin nyo lang dyan, copy paste lang. Ayan. Pero kung gusto nyo kayang buksan, buksan nyo lang siya. Ayan. Tapos copy nyo na yan. Copy. Tapos balik nyo ulit. Hi-hide nyo ulit siya. Tapos, ang next natin is punta tayo sa OBS. Copy natin si OBS. Copy natin si OBS. Ayan, OBS tayo. Tapos, punta tayo dito sa settings. Click natin yung settings. Punta tayo sa stream. Wala na tayong ibang babaguhin dyan. Maliban dito sa stream. Tapos, pili tayo ng server. Ayan, service. Service. Ayan. Piliin natin yung YouTube RTMP. Dalawa kasi yan eh, YouTube RTMPS beta. So ang piliin natin is RTMP. Ayan. Tapos ngayon, dupunta tayo sa server, primary YouTube ingest server. Yan, yan ang piliin natin. Tapos dito natin ipipaste yung kinuha natin na stream key kay YouTube. So kung na natin dyan, na-paste na natin. Kung na-paste na natin dyan, so save. Save lang natin siya. Palitin natin. Ayan. Pag nailagay nyo na dyan si stream key, yung YouTube stream key natin, click nyo lang yung apply. Then after apply, okay. Click nyo lang yung okay. So pag click niyo okay, lalabas na siya. Okay, naka-setup na 'yung YouTube stream key natin dito sa OBS natin. So ang gagawin naman ngayon natin is gagawa tayo ng bagong dito tayo. Dalawa lang 'yan, guys. Since saka source. So dito tayo magsisimula sa since. I-click natin 'yung plus sa baba. 'Yung plus is add. Mag-a-add tayo ng since. So ang gusto nating since is ano ba maganda natin? Fish. Fish to fish. Ayan. Then click natin okay. Okay. Then click natin fish to fish. Okay. Dito naman tayo next tayo susunod. Dito tayo sa source. Click natin yung plus para mag-add. Ayan. Pag nag-add tayo, punta tayo sa media source. Nandito, audio input, capture, browser, color source, display capture, gaming, game capture, image. Ayan. So ang gagawin natin is punta tayo dito sa media source. Tapos lagyan natin ang pangalan ng media source natin. Fish. Fish. So meron na siya. So palitan natin fish to. Ayan, guys. So nandito na tayo sa media. So nilagay natin dito, click natin yung browse. Ayan. Click natin yan. Tapos ang aking video na kanina, yung pinakita ko sa inyo, ay nasa desktop. Okay, ito fish. Ito 'yon, ito yung video na 'yan. So ang gagawin ko lang is i-click ko lang siya. Then open, click open. Then okay, wala na tayong ibang babaguhin dito, guys. So click okay. Ay, nakalimutan ko. Ito pala, lagyan pa natin itong loop. Ayan, para umulit-ulit siya. Then, okay. Ayan na siya. So, meron tayong konting hindi na pindot. Click natin, double. Pag gusto nyong baguhin pa, double click nyo lang yan. Ito, guys, sa source.
Yan. Double click ko lang siya. Tapos yung screen niya automatic dapat siya. So bakit siya unlock eh? Wait lang, adjust natin. Adjust natin yung size niya. Basta masyadong malaki. Pwede naman natin siyang palitan guys, manual. Pero dapat kasi siya is full. Match lang siya, sakto lang siya doon sa ating screen. Double click natin. Color range automatic. Ayan. Gawin natin lang siya dito sakto. Ayan, sakto lang siya natin dito. Ayan. So, okay na, guys. So, andito na siya yung video natin. Kung gusto nyo pang mag-add ng sounds, pwede rin. Same procedure lang din. Ganoon lang lalagay natin. Or suggest kayo sa ating mga susunod na tutorial, pwede rin. Para marami tayong ma-upload ng mga tutorials. So, pag nailagay na natin siya guys dito, pag nailagay na natin siya, yung video natin, so, click lang natin yung stream. Ito sa baba. Ito. Nakita nyo to? Start streaming. So, pag click natin yan, automatic siya na magbe-play sa YouTube channel natin. So, makikita na natin siya dito. Dito siya natin makikita. So, make sure na nabago nyo na tong title. Itong title na to. Ayan. Itong title, make sure na nabago nyo na yan. Edit natin. Bago nyo siya, i-click. Tapos, open nyo yung mga monetization natin. Kung monetize na tayo, open na natin. Ganyan. I-set na natin. Bago natin siyang i-start dito, make sure na nabago na natin yung mga kailangan natin baguhin dito. Yung title, description, dito sa ating live studio. Ayan guys, sana nakatulong sa ating mga kaibigan. Thank you for watching. Sana tuloy-tuloy nyo lang panonood sa ating tutorial. Sana nag-enjoy kayo sa ating tutorial. Ulitin ko guys, ito yung obsproject.com. Dito tayo magda-download ng OBS. Free lang siya guys. Free na free. Yan, pwede rin natin siyang gamitin sa mga pagla-live natin. Okay guys, see you next vlog. Bye-bye.